Manalangin po tayo. Mahabaging Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, tinawag kami ng Diyos mula sa mga tao sa sanlibutan sa katapusan ng panahon at iniligtas kami ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa amin upang maunawaan ang dakilang biyaya ng Diyos. At binigyan kami ng buhay na walang hanggan at pag-asa bilang mga anak ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng dakilang biyayang ito. Sa oras pong ito, kami na naligtas sa pumamagitan ng mahalagang dugo ng Diyos ay nagkakatipon sa harapan ng Panginoon upang matuto ng salita ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay sa amin ng mahalagang oras na ito. Pakiusap, samahan niyo po ang mga taong nakikinig sa sermon online dahil sa hindi sila makadalo sa pagtitipon. Pakiusap, hawakan niyo po sila upang walang sino man sa kanila ang matisod sa mahirap na panahon ngayon. Ang aming iglesia sa Korea at mga iglesia sa buong mundo ay nasa mahirap na sitwasyon. Ngunit iniingatan nila ang pananampalataya at ipinapangaral ang Ebanghelyo. Pakiusap, punuin niyo po kami ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ng salita, karunungan at pag-ibig. Pakiusap, tulungan niyo po kami na maisagawa ang gawain ng Diyos upang akayin ang maraming mga ligaw na kaluluwa tungo sa Panginoon. Sa pumamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng may katapangan at sa pumamagitan ng karapat-dapat na pumumuhay bilang Kristiyano. Pakiusap, pagalingin niyo po kaagad ang mga may sakit upang sila ay makapaglingkod sa Panginoon at maipangaral ang Ebanghelyo at magawa ang ministeryo sa Iglesia. Sa oras na ito, ang Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo ko ano ang nararapat naming gawin. Pakiusap, turuan niyo po kami sa pumamagitan ng salita ng Diyos na ipahayag ng Diyos ang kanyang banal na kalooban at kung anong uri ng tao nararapat kami sa harapan ng Diyos. Idinadalangin ko po ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin sa Biblia, Mateo chapter 22, verse 1 to 3. Mateo chapter 22, verse 1 to 3. Chapter 22, verse 1 to 3. Mateo chapter 22, verse 1 to 3. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Basahin po natin mula verse 8 hanggang 14. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sinumang makita ninyo. Lumabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti. Kaya't napuno ng mga panauhin ang kasalan. Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal? Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at ang paggangalit ng mga ngipin.
sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang taong ito ay mas mainit kaysa sa ibang mga taon. Kahit na may tagulan, ito ay sandali lamang. Kaya maraming tao ang nagdurusa dahil sa mainit na panahon. Maraming sakuna sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagkaroon ng malalakas na ulan sa ilang lugar. Maraming tao ang nawala ng tahanan at marami ang namatay dahil sa pagbaha. At nagkaroon ng sunog sa iba't ibang lugar. Maraming puno at mga bahay ang nasunog at maging ang ilang mga tao ay namatay. At maraming tao ang namatay at naghihirap sa kanilang buhay dahil sa pandemyang dulot ng COVID sa loob ng 2 taon. Ito ay talagang malinaw na pandaigdigang sakuna na ating nararanasan. Kaya nga marami ngayong mga kahirapan sa panahon na ito. Ang Diyos ay nagpropesiya tungkol sa mga sakuna sa katapusan ng panahon. Ang mga tao ay nabubuhay na inilalagay ang kanilang pag-asa sa mundo. Na para bang mabubuhay sila ng 1,000 o 10,000 taon sa mundo. Kahit na walang tunay na kaligayahan, kapayapaan, at pag-asa sa mundo. Sapagkat ang mundong ito ay isinumpa dahil sa kasalanan. Ngunit, tila itinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng bagay na ito kung gaano kahina at hindi perpekto ang lakas nating mga tao. Gaano man kaunlad ang agham at kaalaman, namamatay pa rin tayo dahil sa hindi natin makontrol ang hindi nakikitang coronavirus. At sa hindi makaimbento ng mabisang gamot, kailangan nating maunawaan na ang magagawa ng tao ay talagang mahina at hindi sapat. Kaya nga, kailangan nating manumbalik sa Diyos. Hindi ba ipinasya ng Diyos na wasakin ang mundo dahil sa kasalanan ng mga tao? Kaya sinabi sa Isaiah chapter 28 verse 22, sapagkat ako'y nakarinig ng utos ng paggawasan mula sa Panginoong Diyos ng mga hukbo sa buong lupa. Nagpropesiya ang Diyos tungkol dito 2,700 taon na ang nakakalipas. Ang Biblia ay nagbabala tungkol sa paghatol ng Diyos sa mundong ito ng maraming beses. Ngunit, ito ay hindi pinaniniwalaan ng mga tao. Sinabi na darating ang wakas kapag ang magandang balitang ito ng kaharian ay maipahayag sa buong daigdig. Hindi alam ng mga tao na ang itinakdang katapusan ng Diyos ay magaganap na. Na pagkatapos na maipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, magaganap ang katapusan. Isang malaking kahangalan na inilalagay nila ang kanilang pag-asa sa mundong ito. Na para bang mabubuhay sila ng 1,000,000 taon sa mundong ito. Gayong hindi natin nalalaman kung ano ang mangyayari sa isang araw. Sa Lucas chapter 12 verse 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, 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 marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Sinabi ng Diyos sa mayamang lalaki, isa kang hangal. Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Maaring kunin ng Diyos ang kaluluwa anumang oras. Ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagtitiis ay dahil sa hindi ninanais ng Diyos na mapahamak ang sinuman. Kundi ang lahat ay makarating sa pagsisisi. Kaya't ipinahintulot ng Diyos ang biyaya na maaaring magligtas
at ang ibanghelyong ito ay naipapangaral sa buong mundo. Subalit, ang mga tao ay pinipikit ang kanilang mga mata at tinatakpan ang kanilang mga tainga mula sa nagawa ng Diyos. Gaano ba kalaki ang biyaya na tayo ay naligtas sa huling panahong ito? Tiyak na hindi sapat ang panahon na meron tayo upang sumamba sa Diyos at ipangaral ang Ebanghelyo, upang masuklian ang biyaya ng Diyos na natanggap natin. Ngunit umaasa tayo na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng huling pagkakataon upang mabuhay para sa Kanya. Kahit na sinusubukan nating mabuhay para sa Diyos, pero minsan ay tatamad-tamad tayo, mahina at masuwayin sa harapan ng Diyos. Dapat tayong magdesisyon na mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos sa katapusan ng panahong ito, na naglilingkod sa Panginoon, ipinapangaral ang Ebanghelyo sa abot na ating makakaya. Ito ang ating dalangin. Kahit na maraming mga sakuna sa kalikasan, ang butil ay naihinog pa rin. Kung paano ang butil ay pagkain para sa laman, ang salita ay pagkain para sa espiritu. Subalit natatapos din ito. Kailangan nating tipunin ang mga butil bago matapos ang anihan. Malapit na ang taglamig. Gaya nito, ang Ebanghelyo ay ipinapangaral sa buong mundo at malapit na ito sa katapusan. Tayo ay nabubuhay sa huling panahon. Naniniwala ako na binibigyan tayo ng Diyos ng huling pagkakataon na maipangaral ang Ebanghelyo. Dapat ay huwag nating kalimutan na gawin ang lahat ng ating makakaya. Ako'y lubos na nalulungkot sapagkat nalalaman natin ang mga bagay na ito, subalit hindi natin nagagawa. Sa Lunes ay magsisimula ang ating summer retreat sa loob ng isang linggo. Ito rin po ay ang autumn retreat. Kahit na hindi natin malayang maipangaral ang Ebanghelyo, kailangan pa rin nating gawin ang ating makakaya. Naniniwala ako na ang Diyos ay gagawang kasama natin upang iligtas ang mga ligaw na kaluluwa. Maraming bakanting upuan ang aking nakikita dito, kaya kayo ay maaaring makadalo. Mayroon po bang natatakot na dumalo dito? Bagaman may kahirapan na ang buong pamilya ay makapunta sa pagtitipon, ngunit kailangan nating alalahanin ang salitang ito, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Ayon sa Hebreo chapter 10 verse 25, hindi natin kayang ipangaral mag-isa ang Ebanghelyo ni mag-isang mabuhay para sa Diyos. Ako'y umaasa na tayo ay nagplano sa pag-evangelize sa maraming tao na nananalangin sa mahabang panahon para sa Bible seminar na magsisimula na sa susunod na linggo. Kung mayroong tao na hindi nakapagplano para sa evangelism, ngayon ay gumawa ng plano para sa evangelism upang makapagligtas ng iilang mga tao. Nais ko na kahit isang tao ay maligtas sa pagkakataong ito. Sinabi ni Apostol Pablo, "Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig, upang maipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Nais ko rin pong makiusap sa inyo na manalangin para sa akin." Pakiusap, idalangin ninyo ako. Alam ko na maraming Kristiyano ang nananalangin para sa akin. Aking hinihiling na idalangin ninyo ang lahat ng mga ebanghelista na nangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo, na nasa maraming kahirapan sa ibang bansa. Ang panalangin ay isang malaking tulong na ating magagawa. Kaya dapat nating idalangin sa Diyos na kumilos sa Bible seminar na ito. Kung ang Diyos ay hindi kikilos, ang ating sakripisyo ay magiging walang kabuluhan. Subalit, kung hindi natin gagawin ang ating makakaya sa gawain ng Diyos, ang Diyos ay hindi kikilos sa atin. Ang Diyos ay kikilos sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin, gawa at mga sakripisyo. Kaya nga dapat nating gawin ang ating makakaya sa pagkakataong ito.
na may pusong may taos pusong manalangin. Umaasa ako na maraming kaluluwa ang maliligtas sa summer retreat. Aking hinihingi ang inyong tapat na pakikiisa. Kahit na maraming tao ang hindi makadalo dito, kung makapagdadala ka ng kaluluwa, mas mabuting dumalo ka kasama siya. At ang Diyos ay magbibigay ng karunungan sa mga nakikinig ng salita ng Diyos sa kani-kanilang mga tahanan. Sa tuwing tayo ay mananalangin sa Diyos sa bawat paraan, dapat nating isipin kung ano ang pinakamahusay na paraan. At dapat tayong makasama ng Diyos sa pagkakataong ito upang ipangaral ang Ebanghelyo at magligtas ng kaluluwa. Sinabi ni Pablo, "Yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan." Ang Diyos ay kasama natin at kumikilos. Tuwing gumagawa tayo, ang Diyos ay gumagawa din. Dapat tayong makibahagi sa tuwing gumagawa ang Diyos. Kaya pakiusap, gumawa tayong sama-sama. Noong nakaraang linggo ay ibinahagi ko ang salita sa Mateo chapter 22 na may pamagat na handaan ng kasala ng Diyos. Nais kong ipagpatuloy ang mga salitang hindi ko nasabi. Sinabi ni Jesus sa isang talinhaga, "Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki." Mayroong maraming talinhaga tungkol sa kaharian ng langit sa Biblia. Ang pinakamahalagang salita ng Diyos ay ang pagdiligtas sa mga makasalanan upang makapasok sa langit. Ito'y gaya sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sa talinhagang ito, ang hari ay tumutukoy sa Diyos at ang kanyang anak ay tumutukoy kay Jesus. Ang handaan ng Diyos ay para sa hari at sa anak. Mas maraming tao ang maligtas ay mas malaking kaluwalhatian para sa Diyos. Isinugo ng hari ang kanyang mga lingkod sa mga tao at sinabi, "Halina kayo sa handaan ng kasalan." Ngunit hindi sila pumunta. Paulit-ulit niyang sinugo ang kanyang mga lingkod, ngunit ayaw pa rin pumunta. Hindi humiling ang hari na gumawa sila ng anuman para sa kasal. Ang lahat ay nakahanda na. Ang kailangan lang ay pumunta sila at magsaya sa kasalan. Naihanda na ng hari ang lahat para sa kasal. Ang handaan ng Diyos ay para sa ating kaluluwa. Nasisiyahan ng Diyos kapag maraming mga kaluluwa ang naliligtas. Itong handaan ito ay para sa ating kaluluwa. Ang hari ay pumatay ng mga baka at naghanda ng maraming pagkain para sa marangal na kasalan. Ang handaan na inihanda ng Diyos para sa atin ay hindi material. Para dito, ang tanging anak ng Diyos ay inialay tulad ng munting tupa. Handog sa kasalanan. Kung ang sino man ay maligtas, ay makakapasok siya sa walang hanggang langit. Nais na ibigay ng Diyos ang walang hanggang pag-asa. Walang ganitong uri ng kapistahan sa sanlibutan. Mayroong mga tao na unang inanyayahan. Ang mga unang inanyayahan ay ang mga Israelita. Ngunit ang mga Israelita ay hindi nakinig sa paanyaya ng Diyos. Wala silang pagnanais na pumunta. Isinugo ulit ang ibang mga lingkod, subalit ayaw pa rin nila. "Handa na ang lahat, halina kayo sa handaan ng kasalan." Ipinaliwanag nila ng detalyado, ngunit ayaw pumunta ng mga ito. Tumanggi sila hanggang sa huli. "Bakit mo ako laging pinipilit sa tuwing sinasabi kong ayaw ko? Nakakaabala ka na." Hinuli pa nga nila ang mga lingkod, inabuso at pinagpapatay. Silang bansang Israel. Ito ay naganap sa kasaysayan.
Alam natin itong mabuti. Ito ang mga dahilan nila sa pagtanggi. Bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan iyon. Bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paruroon ako upang sila'y subukin. Ako'y nagpakasal at hindi ako makakarating. Marami silang dahilan. Ngayon, ang biyaya ng Diyos na unang ibinigay sa mga Israelita ay kumakalat ngayon sa buong daigdig, kahit na sa atin. Kaya't sinabi ng hari, hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sino mang makita ninyo. Ang mga pangunahing lansangan ay ang buong sanlibutan. Silangan, kanluran, hilaga at timog, ang ebanghelyong ito na tinanggihan ng mga Israelita ay ipinapangaral sa buong sanlibutan. Tinawag ng Diyos ang buong sanlibutan, ngunit hindi lamang ang mga Israelita, kundi pati ang mga tao sa sanlibutan ay ayaw itong paunlakan. Kinamumuhian nila ito. Bumili ako ng isang bukid. Ang iniisip lamang nila ay ang mga praktikal na bagay sa sanlibutan. Bawat isa ay nakatuon lamang sa kanilang sarili. Sila'y abala at walang oras na pag-isipan ang tungkol sa kaluluwa, kaligtasan at langit. Sinasabi ng ilan, ako ay nagpakasal. Ang tao ito ay nasisiyahan lamang sa mga bagay ng sanlibutan. Subalit hindi siya interesado sa kapistahan ng Diyos. Sa Hebreo Kapitulo 2, Versikulo 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ang kaligtasang iyan ay napakadakila. Nung likhay ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa daigdig, nilikha niya ito sa pamamagitan ng salita lamang. Subalit, ang kaligtasan ng tao at ng kaduluwa ay hindi maaaring maisakatuparan sa pamamagitan ng pagsasalita lamang. Kung ang Diyos ay makapagliligtas ng kaduluwa sa pamamagitan ng salita lamang, bakit pa niya ibinigay ang kanyang tanging anak upang mamatay doon sa krus? Ang Diyos ay hindi showman. Mayroon lamang isang paraan. Ang isakripisyo ang kanyang tanging anak. Kaya't ang kaligtasan ng isang kaluluwa ay higit na mahalaga kaysa sa sanlibutan. At para dito, ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang sakripisyo at matiyagang naghihintay na sila ay magsisi. Gaya ng 1,000 taon ay isang araw, ngunit ang mga tao ay hindi sila interesado, ayaw nila. Ang pagsasawalang bahala sa dakilang kaligtasan ay pagiging pabaya. Ang kaligtasan ba ay walang halaga? Sa kabilang banda, ito ay napaka-importante, napakamahal at napakahalaga. Kapag may namimigay na nga libre, nasasabi mo, totoo bang libre yan? Minsan nga may mga patalastas sa TV. Tumawag ka lang at bibigyan ka namin ng ganito, ganito, libre. Pero sa totoo lang ay panluloko at pandilil lang ang mga ito. Bakit? Sapagkat walang sino man ang makapagbibigay ng libre. Subalit, ibinigay ng Diyos ang hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Sinabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ang pagsampalataya ay ang pagtanggap. Salamat. Pero ito ba ay kasinungalingan? Kanilang sinasabi na ang Diyos ay sinungaling. Dahil ang kaligtasan ay libre, iniisip nila ano kaya ang dapat kong gawin? Meron sigurong kailangang gawin. Iniisip nila na ang Diyos ay nagbibiro. Sila ay gaya ng mga Israelita na tumanggi sa kaligtasan sa pamamagitan ng iba't ibang dahilan.
ang dakilang pag-ibig at biyaya ng Diyos ang nagpapahintulot sa mga makasalanan na maligtas at makapunta sa langit. Ito ay isang pribilehiyo na ibinigay ng Diyos. Binaliwala nila ito. Tinanggihan nila ito. Ang mga tao ay hindi makakapunta sa langit dahil sa mabubuting gawa, ni mapupunta sa impyerno dahil sa kanilang mga kasalanan. Sinabi ng hari, dalhin ninyo ang ano, sino mang makita ninyo, maging ito'y masama o mabuti. Ibig sabihin, kahit na gaano pa siya kamakasalanan, ay pwede siyang maligtas. Kahit na siya ay manggagancho, magnanakaw, o kahit na mamamatay tao, gaya ng mamamatay tao at magnanakaw na ipinako sa tabi ni Jesus. Sino man ay pwedeng maligtas kung siya ay tunay na magsisisi sa kanyang mga kasalanan. Subalit hindi ito alam ng mga tao, kaya't sumusuko kaagad sila. Binabaliwala nila ang pag-ibig at biyaya ng Diyos at ang pag-asang makapasok sa langit. At ang sinusubukan nila ay hanapin ang mga bagay na may pagkasira. Napakahangal talaga. Tayo din ay hangal noong una. Nung tayo ay naligtas, nung tayo ay nakinig at nag-aral ng salita, nalaman natin kung gaano kahalaga ang kaligtasan na natanggap natin. Hindi ba't dakila ang kaligtasan ito? Kung wala kang ganitong pag-iisip, dapat mong suriin kung ang kaligtasan mo ay totoo. Kaya nga, ginagamit natin ngayon ang mga bagay na hindi mahalaga para sa mga bagay na higit na mahalaga. Ngayon, paano ba natin masusuklian ang biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin? Paano ba natin maipapangaral ang Ebanghelyo sa mga taong hindi paligtas? Ito ang taimtim na inaasam natin. Ang puso ng Diyos na nagnanais na sino mang tao ay maligtas, ay naging puso din natin. Kung wala kang ganitong puso, dapat mong suriin ang iyong pananampalataya. Tinanggihan ng mga Israelita ang biyaya ng Diyos. Inusig nila ang mga propeta at pinatay ang Kristo na ipinadala ng Diyos. Kaya't ang mga Israelita na tumanggi kay Kristo at hindi sumunod sa Ebanghelyo ay pinalaya sa lupaing ipinangako sa kanila. Sila ay ikinalat sa buong mundo sa loob ng 1,100 taon at naghirap sa lahat ng uri ng pagdurusa. Pinapatay sila saan man magpunta. Wala nang ibang bansa na may mas miserableng kasaysayan kaysa sa Israel. Israel lamang ang nakaranas ng ganitong miserableng kasaysayan sa mundo. Ang lupain ng Israel na dinadaluyan ng pulot at gatas ay anino ng kaharian ng langit. Kung paanong si Adan ay pinalaya sa halamanan ng Eden dahil sa kanyang kasalanan, ang mga Israelita ay pinalaya sa lupain ng Israel dahil sa pagtanggi nila kay Kristo. Ang kawaawang pagpaslang sa kanila sa loob ng 1,100 taon ay nagpakita sa mga hintil kung gaano kalaki at kilakilabot ang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. Walang hanggang pagkawasak, ipinapakita ito sa atin ng kasaysayan. Mayroon pa rin tayong huling pagkakataon. Ang ebanghelyong ito ay ipinapangaral pa rin mula sa Jerusalem hanggang sa dulong bahagi ng lupa. Tayo ay nakatira sa silangan, sa dulong bahagi ng lupa. Kahit na ang ebanghelyo ay ipinapangaral, mayroon pa rin mga tao na tumatanggi at sumasalungat sa biyaya ng Diyos. Kaya ngayon, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo ang marami para sa handaan ng kasalan. At sa Lucas chapter 14, mga dukha, pilay, bulag, mga lumpo ay inanyayahan. Kung kayo ay pupunta sa lansangan
Lahat ng klase ng mga tao ay dumadaan doon. Mabuti, masama, sikat, pulubi. At tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti. Hindi niya sinabi sa kanila na pumili ng dadalhin. Kahit na sino ay pwedeng manampalataya sa Panginoon, kahit na sino. Ito ay kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Sa unang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 4, nagnanais ang Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakakilala ng katotohanan. Ngayon, ang ebanghelyong ito na tinanggihan ng mga Israelita ay aktibong ipinapangaral sa mga hintil. Tingnan po natin sa Gawa, Kapitulo 13. I-bookmark po natin ang ebanghelyo ni Mateo. At tingnan natin sa Gawa, Chapter 13, Verse 44. Chapter 13, Verse 44. Babasahin ko sa verse 44 to 46. Verse 44 to 46. Nang sumunod na Sabbath ay nagtipon ang halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Subalit nang makita ng mga Hudyo ang napakaraming tao, napuno sila ng inggit, nanlapastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo at nagsalita ng buong katapangan sina Pablo at Bernabe na nagsasabi, kinakailangang ipahayag muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinatakwil ito at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat dapat sa buhay na walang hanggan, kami ngayon ay babaling sa mga hintil. Ngayon, saan man magpunta si Pablo at Bernabe, kanilang ipinapangaral muna ang ebanghelyo sa mga Hudyo. Dahil sa ang mga Hudyo ay nagkakatipon tuwing Sabbath, sila ay pumupunta sa sinagoga, ipinapangaral ang salita ng Diyos sa mga Hudyo. Subalit nang makita ng mga Hudyo ang napakaraming tao, napuno sila ng inggit, nanlapastangan, at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. Napuno sila ng inggit. Sila ay pinabulaanan at siniraan ng puri. Marami din akong karanasang ganito sa tuwing ako ay nangangaral ng Ebanghelyo. Kung maaari nga ay pinatay na nila ako. Sa isang lungsod, may mga pastor mula sa ibang church ang nagtipon upang itaboy ako. Nagsumbong pa nga sila sa mga kinauukulan na kakaiba daw ako. At noong sinubukan kong magpaliwanag, ay hindi nila nais na ako ay pumunta at magpaliwanag. Kahit na ngayon, ay maraming nangyayaring katulad nito. Napupuno sila ng inggit. Pinabubulaan at sinisiraan ng puri kung ano ang sinasabi ng Ebanghelyo. Na mayroong mga walang kabuluhang salita. Sinasabi nilang sapat na raw ang basta maniwala. Bakit pa daw kailangang maunawaan ng biyaya? Sinasabi ng Biblia mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ano sa palagay ninyo ang sinasabi sa talatang ito? Tayo ay maliligtas kapag ating nalaman at naunawaan. Ngunit galit na galit sila sa salitang maunawaan. Hindi nila sinasabi na dapat kang maipanganak na muli, na dapat mong maunawaan ang kaligtasan. Hindi sila nagsasalita tungkol sa paghuhukom, impyerno at kasalanan. Kung pupunta ka sa kanilang simbahan, sila ay nagtuturo ng mga kasinungalingan na may mga naitalaga na raw ang Diyos para sa kaligtasan bago pa man itatag ang sanlibutan. Sinasabi sa ikalawang Korinto Kapitulo 11, na ang mga nagtuturo ng ibang Hesus at ibang Ebanghelyo ay mga manggagawa ni Satanas. Ang mga ateista ay nagsasabi na walang Diyos at walang kaluluwa. Sa mga Kristiyano, ang ilan ay naniniwala kay Hesus ngunit sa ibang Hesus na hindi nakapagbibigay ng kaligtasan. Kailangan nilang tanggapin ang Espiritu Santo ngunit sa huli ang natatanggap nila ay demonyo.
Subalit nag-aakala sila na meron silang Espiritu Santo. At nagsalita ng buong katapangan sina Pablo at Bernabe na nagsasabi, kinakailangang ipahayag muna ang salita ng Diyos sa inyo. Oo, ang una ay mga Hudyo. Mula sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng lupa. Yamang inyong itinatakwil ito, hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay babaling sa mga Hintil. Ang Ebanghelyo ay tinanggihan ng mga Israelita at mabilis na kumakalat sa mga Hintil. Sa mga Gawa, chapter 13, verse 48, nang marinig ito ng mga Hintil, nagalak sila at nilawalhati ang salita ng Diyos. At sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Nang marinig ito ng mga Hintil, nagalak sila at tinanggap nila ang Ebanghelyo. Sumasampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Ang bersikulong ito ay hindi dapat iugnay sa teorya ng predestinasyon. Sinasabi na ang buhay na walang hanggan ay itinalaga sa sino mang sasampalataya sa biyaya ng Diyos. Ang sino mang mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita sa buhay. Manampalataya o hindi, ito ang basihan sa buhay na walang hanggan. At ang ebanghelyong ito ay ipinapangaral na sa buong daigdig. Balikan po natin sa Mateo, Kapitulo 22, versikulo 10. Mateo, Kapitulo 22, versikulo 10 hanggang 12. Lumabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti. Kaya't napuno ng mga panauhin ang kasalan. Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal?" Ngunit hindi siya nakapagsalita. Ngayon, ang piging ay napuno ng mga panauhin. Ang lahat ng mga naunang inanyayahan ng hari ay tumanggi at nanirang puri. Dahil dito, ang Diyos ay nagsugo ng kanyang mga hukbo upang puksain ang mga mamamatay tao, sunugin ng lungsod at nagpataw ng matinding parusa sa mga mamamamayan ng Israel. Ngayon ay nagtutungo tayo sa silangan, kanluran, hilaga at timog upang ipangaral ang Ebanghelyo. At maraming mga tao ang sumasampalataya. Marahil ay nasisiyahan ng hari sa kanyang puso. Siya ay pumasok upang tingnan ang kanyang mga panauhin. Hindi niya sinabing bahala na kayo sa sarili ninyo na kumain at magsaya. Salip, nais niyang puntahan sila at makisayang kasama nila. Sa lansangan, ang mga dukha, may kapansanan, mga pulubi, ang mga taong ito ay hindi makakakita sa hari. Ngunit sa pamamagitan ng pakikilahok sa handaan ng hari, maaari silang kumain at uminom na kasama ng hari. Ito ay tunay na kamanghamanghang biyaya. Pwede nilang makasama ang hari na kumain at uminom. Ang kumain at uminom na kasama ng hari. Kung titingnan ninyo sa Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 20, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ang sino man ang aking tinig at buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo siya at siya'y kasalo ko. Sinabi ng Panginoon, siya'y kasamang kakain at iinom. Ang pagkain at pag-inom ay ang masiyahan na magkasama. Kapag nakikipagkita tayo sa ating mga kaibigan pagkatapos ng matagal na panahon na hindi nagkita, sinasabi natin, "Oy, punta tayo sa restaurant at kumain tayo. Kumain tayo ng masarap na pagkain." Sinasabi naman ng mga hindi mananampalataya, uminom tayong magkasama, ibig sabihin ay mag-enjoy tayo. Gayunman, ang handaan ng Diyos ay naiiba sa handaan ng mga tao sa mundo. Sinabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 35, "Ako ang tinapay ng buhay.
Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Sinabi ni Jesus, ako'y magbibigay ng tinapay at tubig na hindi kailanman magbibigay sa inyo ng pagkagutom at pagkauhaw. Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ay bibigyan niya tayo ng walang hanggang kasiyahan, buhay na walang hanggan at kapayapaan. Ang handaan ng Diyos ay kamangha-mangha. Ang mga naligtas ay nakikilahok na sa handaan kasama ng hari. Ngunit paano naman ang mga mahihirap at pulubi? Paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na kumain at uminom kasama ng hari? Ang dahilan kung bakit hindi nila kailangang mabahala ay dahil binigyan sila ng hari ng damit pangkasal na kanyang inihanda ng una pa sa pintuan noong pumasok sila sa handaan. Ang damit pangkasal. Noong unang panahon, kapag ang mga maharlikaw ang mga hari ay mayroong handaan, naghahanda sila ng damit para sa kanilang mga panauhin. Naghahanda sila ng damit para sa kanilang mga panauhin sapagkat ang kasuotan ay sumasalamin sa pagkakakilanlan. Oh, mayaman siya. Tingnan mo, mamahalin ang kanyang damit. Oh, mahirap siya. Tingnan mo, hamak ang kanyang damit. Humuhusga sila sa mga tao batay sa kanilang pananamit. Ganito sila humuhusga sa mga tao batay sa kanilang suot na damit. Ayon sa Santiago chapter 2, kapag ang isang mahirap na tao ay pumapasok sa gusali, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng tuntungan ng aking paa. Pero kapag mayaman na nakasuot ng mamahaling damit, maraming alahas, halika dito ka sa harapan maupo. Hinuhusgahan nila ang mga tao batay sa pananamit at panlabas na itsura. Siyempre ay may iba't ibang uri ng tao sa mga sanandaan. May masasamang tao, mabubuting tao, mayayaman, pulubi, at mayroon silang iba't ibang uri ng pananamit at kasuotan. Paano makakapagtipon ang ganoong mga tao? Paano sila mangangahas na kumain kasama ng hari? Mas gugustuhin pang sabihin ng mga pulubi, bigyan mo na lang ako ng pirasong tinapay. Doon ako uupo sa kanto at kakain. Mas komportable yon sa akin. Subalit silang lahat ay binihisan niya ng magkakaparehong damit. At dahil sa magkakapareho ang suot nilang damit, ikaw at ako ay magkapareho. Kung pupunta tayo sa pampublikong shower room, doon ang lahat ay nakahubad. Kaya magkapareho lang tayo. Hindi makikilala kung sino ang dukha o mayaman. Hindi ito may isip. Ganoon din kapag magkapareho ang suot na damit. Walang makikitang pagkakaiba. Kung pupunta ka sa army, pare-pareho silang nag-aahit ng buhok at nagsusuot ng magkakaparehong uniforme. Mayroon tayong kasuotang pangkasal na inihanda para sa handaan. Marahil, ang mga lingkod na ipinadala ng hari ay magsasabi sa mga pulubi, maaaring sabihin ng mga lingkod sa pulubi, "Hoy! Oh, bakit? Iniimbitahan ka ng hari sa kanyang handaan. Iniimbitahan ka niya." "Talaga? Oo, hindi ito isang biro. Tara na." Ang mga tao sa lansangan ay wala ring bukid katulad ng mga
unang tumanggi sa kapistahan. Wala silang bukid. Wala silang mga ganoong bagay tulad ng limang baka. Wala silang kahit na isa. Sigurado akong hindi sila makapag-asawa dahil wala silang pera. Ang mga dukha mahirap, ang mga nasa mababang kalagayan, habang nakaupo ang isang dukhang lalaki ay may lumapit sa kanya at nagsabi, "Kumusta? O bakit? Iniimbitahan ka ng hari sa handaan, talaga? Oo, totoo ito, tara na." Inimbitahan ng hari ang lalaking ito na binabaliwala at hinahamak. Nananaginip ba ako? Pagpasok pa lang doon sa may pintuan, o tanggalin mo ang iyong damit pulubi. Tanggalin mo ito at palitan. Narito ang isang napakagandang damit. Ito ay maayos na puting damit at malinis. Agad siyang nagubad at isinuot ang damit pang kasal. Ngayon, magkakapareho na ang lahat. Ngunit, may isang ginoong lalaki. Ang taong ito ay nakapag-aral na mabuti, may magandang trabaho, nakasuot ng mamahaling damit. Kumusta? O bakit? Iniimbitahan ka ng hari sa pagdiriwang. Kumusta? Iniimbitahan ka ng hari sa pagdiriwang. Ah, syempre, inaasahan ko na yan. Dapat talaga niyang imbitahan ang isang taong gaya ko. Tara na! Ngunit, pagpasok niya, ay naroon ang lahat ng uri ng mga tao sa handaan, maging mga pulubi. Ano to? Bakit ang lahat ng uri ng tao ay narito? At pagpasok niya sa pintuan, "Oy, hubarin mo ang damit mo at isuot mo ito." Ano? Alam mo ba na ito ang pinakabagong damit sa Inglaterra? Ipagmamalaki ko ito sa harapan ng hari kung gaano kamahal ang damit na ito. Hindi ko kailangan ng damit na yan. Walang halaga yan. Magsusuot ng magkakaparehong damit, tumabi ka. At pumasok siya na hindi nakadamit pang kasal. Hindi bawal, subalit pumasok pa rin siya. Pumasok ang hari upang makita ang mga panauhin. Nakita niya ang isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Ganito ba ang sinabi ng hari? Aba, gusto ko ang magarang damit niya. Ganyan ba ang sinabi ng hari? Hindi. Kaibigan, hindi ito ang mabuting kahulugan. Bakit ka pumasok dito nang walang damit pang kasal? Kapag nagpunta ka sa isang kasal, dapat kang magsuot ng damit na tugma sa kasal. Hindi ka maaaring pumunta sa kasal na bihis pulubi. Kapag pumunta tayo sa isang libing, nagsusuot tayo ng damit na akma sa libing. Karaniway nagsusuot tayo ng itim na damit o ng itim na korbata. Hindi mo dapat isuot ang damit pang kasal sa libing. Hindi ito makatuwiran. Kailangan nating magsuot ng tamang damit para sa pagdiriwang o para sa pagdadalamhati. Dapat kang maging magalang. Kung nais mong maging magalang sa kasal ng hari, dapat mong isuot ang damit pang kasal. Kailangan mong isuot yung damit pang kasal. Maraming uri ng tao. Mga dukha, may hirap, pulubi, tambay. Mayroon ba silang damit pangkasal sa kanilang bahay? Kung sasabihin sa kanila ng hari na umuwi at magdala ng damit pangkasal, saan sila kukuha nito? Wala silang kahit na ano. Ito ang dahilan kung bakit inihanda na ng hari ang lahat ng kasuotan sa kasal. Walang pagtatangi. Para sa masama, mabuti, matalino, pangit, mayaman, mahirap, pare-parehas lang silang lahat. Walang pagtatangi. Silang lahat ay pare-parehong inanyayahan ng hari. At maaari silang magsuot ng magkakaparehong damit pangkasal at kumain at uminom sa harap ng hari.
Ito ay isang kamangha-manghang kapistahan. Ano ang ibig sabihin ng damit pangkasal? Sa Genesis chapter 3, nagkasala si Adan at nalaman niya ang kanyang kahihiyan at kahubaran. At gumawa siya ng damit mula sa mga dahon ng igos. Nang tawagin siya ng Diyos, siya ay nagtago at nagsabi, "Ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." Ang dahon ng igos ay hindi maaaring maging kasuotan. Hindi nito maitatago ang kanyang kahihiyan. Ang dahon ay mabilis matuyo. Pagkaupo niya ng ilang beses, mauhulog na ang lahat. Nang tawagin siya ng Diyos, tangkay na lang yung naiwan. Tangkay na lang ang natira. Nangangahulugan lang ito na ang katuwiran o mabubuting gawa ng tao ay hindi makapagtatakip sa ating kasalanan. Sa Isaiah chapter 64 verse 6, "At ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan." Ang lahat ng aming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Hindi sinasabing kasalanan lang ang marumi, maging ang lahat ng ating katuwiran ay tulad ng maruming basahan. Ang ating mabubuting gawa ay pagkukunwari. Sa Job chapter 35, "Kung ikaw ay matuwid, anong sa kanya iyong binibigay? O ano ba ang tinatanggap niya mula sa iyong kamay?" Ibig sabihin, kapag gumagawa ka ng mabuti, tao lang ang nakikinabang dito. Ang katuwiran ng tao ay hindi tinatanggap ng Diyos. Ang lahat ng aming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon. Ang katuwiran ng tao ay hindi makapagtatakip sa kanyang kasalanan. Sa Apokalipsis kapitulo 3 bersikulo 18, "Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot." Ano ang makapagtatakip sa ating kasalanan? Ano bang makapagtatakip sa ating kasalanan? Ito ang puting kasuotan na ibinibigay ng Diyos. Ang puting kasuotan na ibinibigay ng Diyos. Sa Isaiah kapitulo 10, chapter 61 verse 10, "Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagaya ka ng sarili ng palamuting bulaklak, at gaya ng babaeng ikakasal na nagagaya ka ng kanyang mga hiyas. Kung paano ang ikakasal ay nagsusuot ng magagarang damit, binihisan ng Diyos ang maruming makasalanang kagaya ko. Binihisan niya ang maruming makasalanang kagaya ko ng damit ng kaligtasan, ng balabal ng katuwiran." Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 24, "Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus." Sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Ang katubusan ay naisakatuparan sa pamamagitan ng dugo at kamatayan ni Jesus. Sa Roma chapter 4 verse 25, "Na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo ay ariing ganap." Sa pamamagitan ng dugo at kamatayan ni Jesus ay nabayaran ang ating mga kasalanan. Kapag nanampalataya tayo sa katotohanan ito, ay matatanggap natin ang katuwiran. Sa Apokalipsis kapitulo 7, bersikulo 9, "Na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero na nakasuot ng mapuputing damit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay." May mga taong nakasuot ng mapuputing damit sa harapan ng trono. Sinabi ng isa sa mga matatanda kay Apostolo Juan, "Ang mga ito na may maputing damit, sino ba sila at saan sila nanggaling?"
At sinabi niya sa kanya, Ginoo, ikaw ang nakakaalam. Ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapighitaan at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Ito yung damit ng kaligtasan na hinugasan at pinaputi ng dugo ni Jesus. Habang suot ang damit na iyon, ay aawit tayo ng mga papuri sa harapan ng trono ng Diyos. Tungkol sa mga lumahok sa handaan na hindi nakadamit pang kasal, ito ang problema. Una, may mga tumanggi sa kapistahan. Pangalawa, may mga hindi lamang tumanggi, kundi kinuha din ang mga lingkod, pinakitunguhan ng may karahasan at pinatay sila. Pangatlo, ang mga sumali sa kapistahan na hindi nakadamit pang kasal. Silang lahat ay haharap sa magkakaparehong kapalaran sa bandang huli. Ito ay isang handaan na inihanda ng hari. Subalit kung dadalo na may marumi at sirasirang damit o kaya naman ay hubad, ano kaya ang mangyayari sa iyo? Ang ganito ay sobrang bastos at walang galang. Ito ay handaan ng hari. Kung ganoon ang suot mo, ito ay malinaw na paglapastangan sa hari. Kung nakasuot ka ng tamang damit, ito ay paggalang sa hari. Subalit kung hindi, ay paghamak ito sa hari. Naghanda ang Diyos ng damit pangkasal. Naghanda na ang Diyos ng damit pangkasal. Ano mang damit maliban sa damit na inihanda ng Diyos ay hindi maaring maging kasuotan sa kasal. Ito ay parang nakahubad lamang. Nilalapastangan mo ang Diyos kung hindi ka nakadamit pangkasal. Ang damit pangkasal ay inihanda sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo sa krus. Noong maligtas tayo, nagsuot tayo ng damit pangkasal ng katuwiran. Sa handaan ay natagpuan siya ng hari. Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasal? Alam ba ninyo kung gaano nakakatakot ang mga salitang ito? Napansin niya ang lalaki. Bakit hindi ka nagsuot ng damit pangkasal? Binigyan kita ng damit pangkasal noong pumasok ka. Subalit tumanggi kang isuot ito. Narito ka ba upang magyabang? Ito ba ang pagpapakita mo ng paggalang? Ikaw ay isang lapastangan. Narito ka lamang upang magmalaki. Paglapastangan ito. Si Judas Iscariote ay lumapit kay Jesus kasama ang hukbo upang arestuhin siya. Sinabi niya, ang hahalikan ko ay yun na nga. Dakpin niyo siya. Kagad siyang lumapit kay Jesus at sinabi, magandang gabi, Rabbi, at kanyang hinagkan siya. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Ang halik ay tanda ng pag-ibig. Ngunit ang halik na ito ay mapagkunwaring halik. Kagaya ng isang taong pumupunta sa simbahan at nagpapanggap na ligtas, nagpapanggap na mayroong pananampalataya. Hindi natin nalalaman kung sino-sino sila. Pero nakikilala sila ng Diyos. Paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal?
Bakit ang taong ito ay hindi nagsuot ng damit pangkasal? Bakit hindi siya nagsuot ng damit pangkasal? Sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Mayroon silang sigasig, subalit hindi nila nalalaman ang kalooban ng Diyos. Sa Roma, Kapitulo 10, Versikulo 2, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Sila ay masigasig sa Diyos, subalit hindi nila nalalaman ang katuwiran ng Diyos. Sinisikap nilang itayo ang sariling pagiging matuwid. Sinusubukan nilang lumapit sa Diyos gamit ang kanilang sariling katuwiran. Hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Mas nagsusumikap sila, mas tinatanggihan nila ang Diyos. Sa Lucas Kapitulo 18, nanalangin niyong Fariseo, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Ganito ang kanyang panalangin, subalit tinanggap ba ng Diyos ang kanyang panalangin? Ito ay sarili niyang katuwiran. Hindi katuwiran ng Diyos. Hindi siya makakapunta sa langit sa pamamagitan ng kanyang sariling katuwiran. Ito ay kayabangan, labis na pagmamataas. Sino ba ang nagkanulo kay Jesus? Ang mga skriba, fariseo at ang mga dalubhasa sa kautosan na may matinding sigasig para sa Diyos. Sila ang tumanggi kay Jesus. Subalit ang maniningil ng buwis, dinadago ka ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ang maniningil ng buwis na ito ay tinanggap ng Diyos. Sinabi ni Jesus, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Maraming mga tao ang lumaki sa Kristyanismo. Pinupuri sila ng iba sa pagkakaroon ng mabuting pananampalataya. Sila'y nabautismuhan. Dumadalo sila sa mga komunyon at mga relihiyosong gawain. Ngunit napakarami sa kanila ang hindi pa naipapanganak muli. Malibang ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hanggang ngayon ay ganito pa rin ang sinasabi ng Diyos. Malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng spirito, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa English Bible, unless one is born again. Ibig sabihin, walang ibang paraan upang makapasok sa langit, kailangang maipanganak na muli. Subalit sa panahong ito, hindi na pinag-uusapan sa mga simbahan ang tungkol sa born again o ang pagiging ligtas sa iglesia. Ang ilang mga tao ay walang pakialam dito. Hindi nila iniisip ang tungkol dito. Sa Galacia, Kapitulo 2, sinasabi, mga huwad na kapatid na lihim na ipinasok. Ano ang ibig sabihin ng lihim? Sila ay lihim na nakapasok sa iglesia at tinatawag nila ang bawat isa na brothers and sisters, kahit na sila'y hindi pa nakatanggap ng kaligtasan. Subalit talaga namang kakaiba ang kanilang kalagayan. Para siyang isang lalaki na hindi nakadamit pangkasal. Kung talagang ikaw ay ipinanganak na muli, susubukan mong suklian ang biyaya ng Diyos sa anumang paraan. Sisikapin mong magbago, sisikapin mong alisin ang dating pagkatao. Sa Efeso Kapitulo 4:22, alisin ninyo ang dating pagkatao. Kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao. Sa unang Pedro 1:15, sa halip yamang banalang sa inyo'y tumawag, maging banal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sinasabi ng Biblia, banal sa pamumuhay at pagiging makadiyos. Hindi natin kayang maging perpekto sa kabanalan. Subalit kailangan nating subukan.
Natural lang ito sa mga Kristiyano. Si Jesus ang ulo ng iglesia. Ngunit, talaga bang itinuturing mo si Jesus na iyong ulo? Kung tayo ay bahagi ng katawan, kailangan nating mahalin ang mga kapatiran sa iglesia. Dapat na igalang natin ang isa't isa. Hindi mo sila pwedeng maliitin. Kung hindi ka nakadamit pang kasal, sasabihin ni Jesus, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal? Bibigyan din ito ni Jesus. Sa Genesis Kapitulo 1, ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Magkakahiwalay niyang nilikha ang mga halaman, hayop at tao. Sina Cain at Abel ay parehong nag-alay sa Diyos. Ngunit ibinukod ng Diyos si Abel. Handog lamang ni Abel ang kanyang pinahalagahan. Noong walang taong humahanap sa kanya ay ibinukod niya si Abraham. Naging anak ni Abraham sina Ismael at Isaac. Ibinukod si Isaac. Naging anak ni Isaac, sina Esau at Jacob, ibinukod si Jacob. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang Diyos ay sumusuri at bumubukod, naghihiwalay. Ibinubukod ng Diyos ang trigo mula sa damo. Sa Mateo chapter 13, ay tinitipon nila ang mga isda. Tinitipon nila ang mga isda. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pangpang, umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang masasama. Inihiwalay ng Diyos ang masasama sa mabubuti at ang masasama ay itatapon. Kanyang ihiwalay ang masasama sa matutuwid at itatapon sila sa pugo ng apoy. Ang masasama ay itatapon sa apoy. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Ang trigo at ang ipa ay magkasamang tumutubo hanggang sa anihan. Sinabi niya sa Mateo 13:30, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigkisin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Magtatanong sa inyo ang Diyos, bakit hindi ka tunay na nagsisisi? Bakit hindi ka tunay na ipinanganak muli? Bakit hindi ka nakadamit ng kaligtasan? Bakit hindi mo iginagalang ang Diyos? Bakit nakikisali ka lang sa kapulungan ng mga banal? Sasabihin ito ni Jesus. Bakit hindi ka tunay na nagsisisi? Ihihiwalay ng Diyos ang tupa mula sa mga kambing. Kanyang ilalagay ang tupa sa kanan at ang mga kambing sa kaliwa. Sa Mateo Kapitulo 25, 10 berhen ang lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Silang lahat ay kumuha ng ilawan. Ngunit ang limang hangal ay hindi nagdala ng langis. Sa huli, ang limang matatalinong berhen ay nakapasok kasama ang lalaking ikakasal. Ngunit ang mga hindi nagdala ng langis ay hindi nakapasok. Marami ang tulad sa mga hangal na berhen na pupunta sa impyerno. Inihiwalay ng Diyos ang mga mananampalataya mula sa mga hindi mananampalataya. At mula sa mga mananampalataya ay ihihiwalay niya ang mga ligtas sa hindi. Napakahigpit niya tungkol dito. Sa Mateo Kapitulo 7, 13 at 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Mayroong dalawang uri ng mananampalataya.
Sa Mateo Kapitulo 7:21, sinabi ni Jesus, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. May mga taong naniniwala ang nagsasabi ng Panginoon, Panginoon. Nagpapanggap sila na may mabuting pananampalataya. Tila ba taimtim silang manalangin? Subalit, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Ano ba ang kalooban ng Ama sa langit? Sa Juan 6:40, ito ang kalooban ng Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang kalooban ng Diyos. At ang mga nagtamo ng buhay na walang hanggan ay dapat mamuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos. Sa Mateo 7:22, sa araw na yon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba't nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan? Gumawa ng maraming gawang makapangyarihan sa iyong pangalan? Sila'y mga ebanghelista, misyonaryo, nagtuturo ng Biblia, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng sakit, gumagawa ng maraming makapangyarihan. Subalit sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ano ba ang kasamaan? Sinisikap nilang mangaral ng walang ebanghelyo. Kahit na diablo ay kayang magpanggap na anghel, sa palagay mo ba ay maluloko mo ang Panginoon? Sa Mateo 15, versikulo 13 at 14, ang bawat halamang hindi tinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Kaya't mayroong halaman, subalit hindi itinanim ng Ama. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay walang buhay sa kanila. Pakiusap, mag-ingat po tayo. Sapagkat may mga tao na mayroong pakunwaring pananampalataya. Malilin lang mo ang mga mata ng tao, subalit kailanman ay hindi mo malilin lang ang mga mata ng Diyos. Kaya nga sa 2 Korinto kapitulo 13 versikulo 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Supukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Sinasabi mong meron kang pananampalataya, subalit dapat mong siyasatin kung ang pananampalataya na mayroon ka ay pananampalatayang tinatanggap ng Diyos o baka naman pananampalatayang pakitang tao. Kailan ba talaga ako naligtas? Talaga bang sinusubukan ko na mabuhay para sa Diyos? Napaglingkuran ng Panginoon na nagligtas sa akin? Maraming uri ng pananampalataya. May patay na pananampalataya, pananampalatayang nawasakan ng barko, peke at pakunwaring pananampalataya, mayroon kang pananampalataya. Subalit kung ang pananampalatayang mayroon ka ay hindi magdadala sa iyo sa langit, anong silbi nito? Kahit na nagpapanggap ka na mayroong pananampalataya at umaattend sa church tuwing linggo, hindi ito nangangahulugang pupunta ka sa langit. Tayo ay nagsasagawa ng Bible seminars at nagdadala tayo ng mga ligaw na kaduluwa. Subalit kasabay nito, kailangan din nating suriing mabuti ang ating mga sarili. Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal? Hindi siya nakapagsalita ng kahit nano. Bakit? Nang siya kasi ay pumasok, may nagsabi na sa kanya na magsuot ng damit pang kasal, subalit hindi niya gusto ang damit. Ayaw niyang isuot ito. Gusto niyang isuot yung kanyang sariling kasuotan. Ang mga tao sa lansangan ay walang panahon para maghanda ng damit pang kasal. Isinuot lamang nila ang naihanda na ng hari. Ngunit itong lalaking ito ay ayaw isuot yung damit na inihanda ng hari.
Kaya't sinabi ng hari, "Bakit ka narito? Bakit ka narito? Gayong hindi ka nakadamit pang kasal. Bakit ka nagpapanggap na ligtas? Wala kang puso na may paggalang sa Diyos. Wala kang puso na nais mabuhay para sa Diyos. Bakit ka nagpapanggap? Magpapanggap ka ba na naniniwalang mabuti kung wala ka naman talagang pagnanais na paglingkuran ng Diyos? Ano ang dapat na ginawa ng lalaking ito? Dapat ay nagsisi siya. Hari, nakagawa ko ng malaking kasalanan. Nagsisi sana siya at nanumbalik sa Diyos. Hari, itatapon ko ang sarili kong damit at isusuot ko ang damit pang kasal. Pakiusap, hayaan mo akong magsuot ng damit pang kasal." Kung gayon, palalayasin ba siya ng hari? Hindi. Maaring sabihin ng hari, "Ipasuot mo sa kanya ang damit pang kasal." Subalit walang sinabi ang lalaking ito. Hindi siya nagsisi hanggang sa huli. Noong si Jesus ay ipinako sa krus, may dalawang tulisan na lumalait sa kanya. Ngunit ang isa sa mga tulisan ay nagsisi kinalaunan. Narinig niya si Jesus na nananalangin para sa mga makasalanan. Ah, hindi siya isang ordinaryong tao. Siya ay namamatay para sa kasalanan ko. Siya ang Kristo. Nagsisi siya at sumampalataya sa Panginoon. "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Paano naman yung isang tulisan? Patuloy niyang nilait at pinintasan si Jesus. Sinabi niya, "Kung ikaw ang Kristo, bumaba ka mula sa krus at iligtas mo rin ako." Hindi siya nagsisi hanggang sa huli. Paano naman si Judas Iscariote? Maraming pagkakataon ang ibinigay ng Panginoon sa kanya upang magsisi. Pinagmamasdan lamang siya ni Jesus. Hindi sinabi ng Panginoon, "Bakit ka nakaupo dito, katulad ng 12? Subalit si Judas ay hindi nagsisi hanggang sa huling sandali ng pagpapakamatay niya. Hindi siya nagsisi. Sa Lucas Kapitulo 13 at 24, at may nagsabi sa kanya, "Panginoon, kaunti ba ang maliligtas?" At sinabi niya sa kanila, "Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok." Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Ang mga naghahangad na pumasok sa makipot na pintuan ay yung mga nagnanais makapunta sa langit. Subalit marami ang hindi makakapasok. Sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Maraming tao ang inaanyayahan at tinatawag upang maligtas at magkaroon ng buhay Kristiyano. Ngunit kakaunti ang naipapanganak muli. Sa 1 Corinto chapter 10, mayroong 600,000 na mga kalalakihan sa Israel na higit 20 taong gulang. Na nasa higit 20 taong gulang ang lumabas mula sa Ehipto. Pero namatay silang lahat sa ilang sa loob ng 40 taon. Dalawang lalaki lang ang nakapasok sa lupain ng Kanaan, sina Josue at Caleb. Sinabi sa 1 Corinto, hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila. Sila ay ibinuwal sa ilang. Hindi mahalaga ang bilang ng mga tao. Kahit na marami ang nagsasabi ng kasinungalingan, ang kasinungalingan ay mananatiling kasinungalingan. Kahit na isa lang ang nagsasabi ng katotohanan, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Sa mundong ito ay pinapahalagahan ang dami o bilang. Subalit hindi ito malaking bagay sa Diyos. Alam mo ba kung gaano kaliit ang bilang ng mga taong makakapasok sa langit? Sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 12 verse 32, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakalulugod sa inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian." Tinawag niya na munting kawan. Sila iilan lamang. Munting kawan.
Nakakagulat po ito. Huwag kang magpanggap na ligtas sa piling ng mga Kristiyano. Hindi mo maitatago ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Kahit na nasa gitna ka pa ng banal na kapulungan. Ito ay katulad ng pekeng pera na nakikihalo sa totoong pera. Hindi mo dapat gawin ito. Natatakot talaga ako na kahit sa gitna natin ay may mga taong hindi ligtas na hindi nakadamit pang kasal. Itatapon sila sa harapan ng Panginoon. Sinabi ng mga Israelita, ang Diyos ang aming Ama. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi, kayo'y mula sa inyong amang Diablo. Kapag nakikita ko ang inyong ginagawa, kayo hindi sa Diyos, kundi anak ng Diablo. Dapat ninyong maintindihan na ang paniniwala kay Jesus ay hindi isang buhay relihiyoso. Ito'y usaping buhay na walang hanggan o walang hanggang pagkawasak. Kung ikaw ay hindi nakadamit pang kasal, igagapos ka. Bakit? Sapagkat wala doong lugar para sa iyo. Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ano ang kadiliman sa labas? Ito ay impyerno. Doon ay mayroong pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin, magpakailan pa man. Mga kapatid, hindi lamang tayo dapat mag-evangelize, kundi dapat din tayong makinig na mabuti sa mga Bible seminars at siyasatin ang ating sarili. May mga nagsasabing dapat ba nating pakinggan ang parehong Bible seminar ng paulit-ulit? Kailangan mong makinig ng mabuti, paulit-ulit. Kumakain tayo ng kanin ng paulit-ulit. Ang mundo ay umiikot ng paulit-ulit araw-araw. Nabubuhay tayo sa paulit-ulit na mundo. Huwag mong isipin na nakinig ka na ng sapat sa Ebanghelyo. May iba na nagsasabi, pagod na ako sa pakikinig sa Ebanghelyo. Nangangahulugan ito na ayoko nang makinig sa Ebanghelyo. Kung iniisip mo ay ganito, siyasatin mong mabuti ang iyong kaligtasan. Ang totoong mga Kristiyano ay masaya at nagpapasalamat sa tuwing naririnig nila ang Ebanghelyo. Kaya tayong mga Kristiyano ay dapat na makinig na mabuti at mag-evangelize ng marami pang kaluluwa. Lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Ang bilang ng nais ng Diyos na maligtas ay hindi pa nakukumpleto. Masyadong kaunti. After I decided to live for the Lord and rested in peace, I made it my mission to preach the gospel. Mayroon pong himnong ganito. Pagkatapos ng kaligtasan ay para saan ka ba nabubuhay? Para ba sa kasikatan? Para maging mayaman? Para sa makamundong pagnanasa? Hindi! Tulad ng sinabi ni David, at ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay sa iyo. Kanya rin sinabi, tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubuntun at hindi nalalaman kung sino ang magtitipon. Napakahangal nila. Huwag tayo magpakahangal. Kailangan nating mag-evangelize ng kahit na isa pang kaluluwa. Sa lahat nating oras, pera, pagod at sakripisyo, sa abot ng ating makakaya, kailangan nating gawin ang lahat. Sabi ng iba, kahit na hindi ko ito gawin, gagawin naman ito ng iba. Oo, totoo ito. Subalit kung ikaw ay tunay na naligtas, bakit ka nahihiyang gawin ito? Sinabi ng Biblia, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Paano ikahihiya ng mga Kristiyano ang pangangaral ng Ebanghelyo na nagbibigay ng kaligtasan sa mga sumasampalataya? Makinig man sila o hindi, kailangan nating ipangaral ang katotohanan. Ipaubaya sa Diyos ang resulta. Wala na tayong sapat na oras. Bilang mga anak ng Diyos, ay dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo para sa kaluwalhatian ng Diyos hanggang sa katapusan.
Mayroon po akong nabalitaan. Nabalitaan ko na ang aking malapit na kamag-anak ay pumanaw na ngayong umaga. Nabigyan siya ng pagkakataong maligtas sa pamamagitan ng pakikinig ng Bible Seminar. At umaasa ako na siya ay tunay na nagsisi sa bandang huli. Kagaya ng isang tulisan sa tabi ni Jesus sa krus na bago mamatay ay tuluyang nakapagsisi. Kaya tumaasa ako na talagang siya ay tunay na nagsisi sa bandang huli. Mga kapatid, yamang nalalaman natin na ang kaligtasan na ating natanggap ay dakila at mahalaga, dapat din nating isaalang-alang ang kaligtasan ng iba na dakila at mahalaga. Ang panahon na meron tayo ay masyadong maikli. Para sa Panginoon na nagligtas sa atin at para sa Ebanghelyo, ang oras na meron tayo ay masyadong maiksi. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Kailangan nating makilaho kasama ang puso natin sa summer retreat na magaganap bukas. Gawin natin ang ating makakaya upang ipangaral ang Ebanghelyo sa ating oras, pera at paggawa. Dapat ay taimtim tayong manalangin at makilahok sa gawain ng kaligtasan ng Diyos. Gawin natin ang lahat. Magsakripisyo tayo para sa gawain ito. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, ang panahon ng biyaya ay malapit nang matapos at maraming salamat sa pagpahintulot ninyo sa amin na maligtas bago dumating ang panahon ng paghuhukom ng Diyos. Malapit nang dumating ang puot at paghatol ng Diyos sa lupa na itinakda ng Diyos, ako po ay natatakot na ang ilan sa amin ay hindi makaabot sa biyaya ng Diyos. Panginoon, akayin po ninyo ang mga naliligaw na kaluluwa sa inyong salita upang marami sa kanila ang maligtas sa summer retreat na magaganap bukas. Pakiusap, tulungan po ninyo kami na mga naunang naligtas na maipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon at akayin ang mga kaawa-awang kaluluwa sa harapan ng Panginoon upang maganap ang dakilang gawa ng kaligtasan. Panginoon, sa pamamagitan ng biyaya at salita ng Diyos, akayin po ninyo kami na suriin ang aming sarili sa panahong ito. Upang malaman namin kung mayroon kaming pananampalataya na tinatanggap ng Diyos o wala. At dalangin ko rin po sa oras na ito na maraming kaluluwa ang maligtas upang malubos ang kagalakan at kaluwalhatian sa harapan ng Diyos. Dalangin ko po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Panginoon. Amen.